pinoprotektahan din naman po natin yung mga tinatawag nating middleman, it's because Filipinos din yung mga involved dito. Well, meron naman talaga silang papel na, na pwedeng gampanan. Kung malalagay lang sila sa maayos. Kung baga wag lang excessive. Oo, kasi hindi rin naman pwedeng puro gobyerno na lang ang pumapil sa mundo. Sapagkat puro gobyerno na lang, hindi naman lahat ng tiga-gobyerno ay matinurin. Labat, ang sabi po ninyo, dapat tinanong ko kung paano makakatulong ang isang OFW, ang mga OFWs para masolve itong problema na to. Paano nga po ba? Unang-una ay hindi sila dapat pumatol sa mali, Lu. Hindi dapat kami ginagawa lang na collecting agency nila, papasok sila sa mali sa Pilipinas, tapos pagdating dito sa Taiwan, saka lang sila magrereklamo. Isang dahilan kung bakit tumatatag yung ating negotiating stance dito Lu, sa Taiwan, ano? For example, yung ilang malalaking ahensya sa Pilipinas nung pumunta rito si Secretary Baldos, ay kung di ako nagkakamali, nag-umpisa silang mag-boycott dito sa Taiwan. Naramdaman niya ng mga Taiwanese brokers at ng mga Taiwanese employers. In fact, nagre-reklamo sila na pinapalitaw nila sa Taiwanese media, gobyerno ang nagpatigil ng pagpapapunta ng workers dito. Pero ang ibig sabihin niya, kaya ginawa yan ng mga Philippine agents, ngayong taon lang neto, Lu, up to end of October, mahigit 1,500 cases ang sinettle namin na nag-involve ng refund, ano? Ilagay mo na lang yan sa 10,000 to 20,000 NT per worker na nagpa-refund. Kung di ako nagkakamali, mga 30 to 60 million na yung ibinalik ng mga Philippine agents sa mga Filipino workers. Madalas hindi sila sinasamahan dyan ng mga Taiwanese brokers. So, isa sa napagkasunduan namin ng Taiwan at ng Philippine government ay magkakaroon na tayo ng seryosong pre-departure orientation dyan sa Pilipinas. At bukod pa ron, pagdating nila rito sa airport sa Taiwan, magkakaroon tayo ng post-arrival orientation seminar. Kaya sabi ko sa mga Philippine agents, kapag hindi kayo umayos, hindi kayo tumino, lahat ng worker na papasok dito, immediately may kaso laban sa inyo. At mauubos kayo sa dami ng babayaran ninyo. So mas mabuti pa na ayusin na natin, magtulong-tulong tayo nang merong kayong negosyo, at magkaroon din ng katiwasaya na isip at bumaba ang gastusin ng ating mga kababayan. Meron po mga tanong dito. Ang dami daw tinitiis maliban sa wala nang day off, di pa binabayaran ang ikalimang Sunday. Yung mga bagay na yan, Lu, again, apo. Pag dumarating sa airport yung mga kababayan natin dito sa Taiwan, binibigyan sila ng workers handbook ng representatives ng CLA. Alam din naman siguro ninyo, yung hotline 1955 ng CLA ay gumagana at maayos na nakakatulong sa pagpapatupad ng karapatan ng kababayan natin. Nangyayari madalas yung sinasabi nilang reklamo na yan kapag hindi sila marunong mag-assert ng kanilang karapatan at hindi sila nagre-reklamo dun sa dapat pagreklamuhan. Ngayon, pagdating dun sa day off, nakasaadya ng malinaw sa batas at saka sa kontrata na may day off sila, no? Pero ang practical dimension niyan, Lu, marami sa mga kababayan nating caretakers, ang inaalagaan nila ay medyo seryoso ang kalagayan at bedridden. Kaya hinahamon sila ng, pinakikiusapan sila ng employers nila, kung pwede, wag na kayong mag-rest day, bayaran na lang namin kayo ng overtime pay. Mm-hmm. So, nag-usap kami ni Director General Lin San Kuei ng CLA. Ang sabi namin, kailangan dito ay practical na solusyon. Kaya nga, starting January next year, may pilot program ang CLA na magkakaroon sila ng reliever system. Kasi kung wala kang pangrelyebo at nakabingit sa kamatayan yung inaalagaan mo, between your rest day at saka yung buhay ng inaalagaan mo, siyempre ipaprioritize din yung pareho yung buhay ng pasyente. Kaya kailangan may reliever system para talagang ma-enjoy nila yung kanilang rest day at yun ang direksyon ngayon ng CLA. Actually, pag nagpupunta po kami dyan, minsan pag tinanong mo yung mga OFW, hindi pa nga sila pupuntahin dyan kay Seg Park. Ano yun? Yun yung park na magaganda dyan, hindi pa nila nabibisita dahil wala silang day off. Kagaya ko rin, Lu. Wala rin akong day off. Hindi ko rin halos nabibisita yung mga yun. Kami diba? Po, kasi minsan yung mga OFW, like nagpunta ko kami ng Singapore, pag sinabi ko, nagpunta na ba kayo sa Universal Studio? Tatlong taon na sila, dalawang taon. Hindi ba sila nakakapunta doon? Kaya nga. Sentosa, kaya nga ang solusyon dyan, Lu, ay hindi lang, alam mo, sa tayo mga Pilipino, palaging ang nakikita lang din nating solusyon sa mga problema, batas.
Pero yung lang pagsunod sa trapiko, batas trapiko sa Pilipinas, ang daming batas. Pag hindi tayo nakipagtulungan at hindi natin nilagyan ng engineering solution, hindi pa rin effectively masosolve yung problema. Kaya nga tayo, nagtutulungan yung dalawang pamahalaan para mabigyan ng practical na solusyon yung hinaharap nilang problema. O ito pa ho, galing po kay Den Aliporo Perez. Sabi niya, tapos na siya ng 3 taong kontrata, tsaka lang siya binigyan ng day off. Tapos, mahirap po walang day off. Dati po, no day off. Ngayon, bawal ng cellphone. Bawal din makipag-usap sa kapwa Pinay. Pag-uwi ko sa Pilipinas, baka hubutot balat na ako. Hindi na ako makilala ng asawa ko. Ngayon lang daw siya nakakabawi. Wala pong cellphone? Bawal po bang gumamit ng cellphone? Hindi bawal yan. Depende yan sa employer eh. Kasi may mga employer na nauunawaan yung pangangailangan for communication ng kababayan natin. Meron namang isa, meron namang iba na ganyan nga. Ganito kasi yan, Lu, ano? Batay sa mga nagkwento sa akin dito, yung mga nung bagong dating ako rito, nung una raw, maluwag din yung ibang mga maraming Taiwanese employers. Pero yung may mga kababayan naman natin, pag binigyan doon ng day off, hindi bumabalik, kinabukasan na, o kaya nai-involve sa gulo, o kaya nagra-run away. So, pagka kasi hindi maayos ang pakikitungo sa isa't isa, yung mga ganitong nagiging extreme behavior ay nangyayari, magamat labag sa batas. Dapat pala, kaya Jonas, ang kinakailangan ay turuan natin ang empowerment, yung ating mga kababayan, matutong makitungo ng gentle but firm with respect to their rights. Di po ba nahihirapan yung mga OFWs na makipag-usap sa mga Taiwanese? Kasi di po ba, hindi naman sila lahat marunong mag-English? Again, that is another practical dimension. Pag titignan mo, Lu, akala mo ang Taiwan is a caretaker's market for Filipinos, di ba? Yun ang alam ko. Hello? Yun po yung napapansin ko. Hindi yan totoo, Lu. Ganun po ba? 22,000 lang ang ating caretakers dito at household helpers. Alam mo kung ilan ang Vietnamese? Ilan po? 26,000 plus. Wow, mas magaling ilan sila. Alam mo kung ilan ang Indonesian? Ilan po? 155,000. Ha? Oh. Baka mas mababa po yung sweldo nila, kaya ganun. Hindi, parehas din. Parehas lang minimum wage eh. Ibig sabihin, mas magaling silang mag-alaga, mag-PR sa amo. Preferred po ba sila? Alam mo, ang mga Indonesian, yun ang sinasabi ko sa mga Philippine agencies natin eh. Sabi nila, okay na ho sa amin yung 3 months ng Indonesia. Sabi ko, pagka gumagaya kayo, tandaan ninyo sa UP, ang test namin nun sa SA exam, compare and contrast. Gusto ninyo, gayahin nyo yung fee, pero ginagawa nyo ba yung, kaya nyo bang gawin yung ginagawa ng mga Indonesian agencies? Sila, bago dumating dito yung mga Indonesian caretakers, 3 buwan na nagte-training ng Mandarin yung mga Indonesian, kaya to, marunong bumasa at sumulat ng Mandarin. Natalbugan tayo dun ah. No, mas marami pa. Kaya nga sila, sinosolve nila yung problema nila on a practical way, hindi yung, karapatan ko yan. Kahit na anong pang sigaw mong gawin na karapatan mo, kung hindi mo naman ginagamit yung karapatan mo sa tamang paraan, ay magiging walang kahulugan yon. Parang meron mo silang ang Indonesian, nagtitrain sila. Caretakers tayo, Academy. Oh, sa atin, Lu, yung OWA, nagbibigay ng 1 week na pre-Mandarin lessons. Alam mo, ginagawa ng iba. Uma-absent pa. Pinagmamalaki nila na magaling silang mag-Ingles. Okay, sanang magaling mag-Ingles. Kung ang pupuntahan mong market ay Canada, Australia, New Zealand, USA, di ba? Tama po. Pero ang Taiwan, hindi yung English-speaking market. So, kung ano yung pangangailangan niya, ay dun ka dapat mag-adjust. Isa pang magandang ginawa ng Indonesia, Lu. And I've been recommending this to the POA and our government. Sa kanila, lahat ng bayad sa pamamagitan ng bangko o through electronic means. So wala silang under the table, over the table, on the side table. Kaya lahat documented ang kanilang ginagastos. Ibig pong sabihin sa atin, maraming under the table. May mga red tape po ba? Sabi niya tap, including the table eh. Okay, sila labat ha. Pero at least ayun, ang maganda lang po dito, Labat Conferido, at least mas naiintindihan po namin where are the people from the government are coming from. Na ngayon, mas naiintindihan namin na talagang, yung pala, talagang, Yung mga OFWs pala may kasalanan. Yung reaction ni Labat, may pinanggalingan naman pala. O naman, may talaga hardworking, wala na nga daw din silang off. Diba? Nga, no. Sorry. pero hindi lahat ganyan ang kalagayan. Ano? Baka isipin ng mga kababayan natin sa Pilipinas,
eh, yan ang majority situation. Kahit tanongin niyo yung mga nasa Radyo Pinoy Fans Club, marami raman dito sa mga workers na ito ay nakakapag-day off. In fact, nagagaling ko ngayon sa Ugnayan Center natin. Ngayong taon nito, mahigit ng 1,400 ang napag-graduate natin sa iba-ibang kurso. Nakakabuo sila ng sariling computer, nakakapag-Skype, nakakapag-Facebook. Kaya nga kayo, puro Facebook kayo ang communication ninyo. Tama po, tama. Mas matipid. Okay. Ah, dapat meron po ba kayong mensahe para sa mga OFWs na para maunawaan niya nila yung mga dapat nilang gawin? Yung gusto niyo sabihin? Kasi gusto ko yung sumasali kayo sa aming React na eh. Dahil yung nagbigay ng mga komentaryo, yung mga OFWs, yung mga at least naintindihan, naintindihan kayo at naintindihan nyo sila. Kung napansin mo, Lu, immediately dun sa Facebook, pag meron silang katanungan, sinasagot natin. Yung isa nga dyan, kanina, kausap ko kaninang umaga, si Leonie Cabrera, kailangan niyang magpa-opera, so pinangakuan ko siya, kinakausap na namin yung employer niya kung kailangan ko siyang i-shelter bago matapos yung kontrata niya para dito siya maoperahan sa halip na sa Pilipinas. Dahil maganda ang national health insurance niya rito, gagawin na natin agad yan. So, ang masasabi ko lang sa kababayan natin, gamitin ninyo yung inyong karapatan ng tama. Pero kung alam ninyo ang inyong karapatan, hindi naman kayo kailangan makipag-away sa inyong mga employer. Kasi hindi naman kayo nagpunta ng Taiwan para makipagdigmaan, no? Ituring ninyong kapwa-tao yung mga employer ninyo, pagpaliwanagan, pagpakitaan ng maganda. Eventually, marami akong nakitang OFWs dito. They are able to win over their employers and they are able to gain the respect and even love of their employers. Okay, labat since labor attaché naman kayo. Actually, nakita ko kayo sa South Korea dahil kaibigan ko si Dina Magat. Kaya lang pag nag-a-abroad ako, puro lakwache na atupag ko, hindi ako bumibisita sa embassy. Buti ka pa. Since labat po kayo, meron po kaming email dito from Saudi. I'm sure masasagot nyo to. Basahin mo, Jonas. Apo, ito po yung labat. Sabi po niya ito, good day po, Ate Lu. Ako si Glenn Caso, nag-work dito sa Saudi Fried Chicken sa Jubail, Saudi Arabia. Ang pasok ko po, so work is 10 a.m. to 2 p.m., then 6 p.m. to 3 a.m. po. Masyado po akong nahihirapan sa work ko sa mga kasama naming Pinoy, hirap din po sila. Ala po kaming off, bali 12 hours po ang duty namin. Opo, nangarap akong makapag-ibang bansa pero di ko akalain ganito ang aabutan kong work. Hirap po magtiis. Isang buwan na po kami dito, nasa employer ko po yung passport ko. Tapos copy lang po daw po yung nasa kanila. Sabi po nila makakauwi lang po ako pag nakapagbayad po ako. Di ko naman alam kung saan ko kukuha ng pambayad. I think yung pambayad na. So nagpapatulong po siya dahil masyadong overwork. Overwork, sobra-sobring oras. Madali po ba makauwi yung ganyan? Kasi sa akin siya humingi ng tulong. 12 hours po ang sabi ninyo na trabaho nila. Opo. Pero may break time. So, overtime yan kung 12 hours kasi 8 hours ang regular work. Ano? So kung yung iba kasi, Luke, dito, pagka walang overtime, nagre-reklamo sa akin. Ito ay overtime. Ibang klase. meron siyang 4 hours na overtime, siya naman ang nabibigatan sa trabaho. Baka huli so, binabayaran. Sa ganyan, kailangan siguro, kontakin natin yung polo. Kung pwede niyong ma-forward sa akin yung text niya o email, ipo-forward ko dun sa labor attaché sa Saudi Arabia para mabigyan siya ng tamang tayo at makausap yung kanyang employer upang sa ganun ay magkaroon ng mabuting pag-uusap at adjustment na magawa. O, tama yung sagot ko, Jonah. Sabi ko, sa Philippine Embassy ka, humingi ng tulong kasi nasa Pilipinas ako, layo-layo mo. Eh, dapat pareho rin ako, Lu, malayo rin ako dyan. pero tingnan mo naman sila, ba talaga accommodating kahit hindi nasakop ng Taiwan? Magkakakilala sila. Oo nga. Ayun kami yan. Sa totoo lang, Jonah, meron akong nare-receive na mga email na nasa Detro, sa Kuwait, sa Dubai. Ganon din, ipitim din namin sa mga counterparts namin sapagkat yun nga ang tungkulin namin ay 24/7 at all over the world. Oo nga. So, dapat question po, kasi siyempre may mga nagreklamo na overduty, ano po ba ang OT option sa kanila? O talagang pag sinabi ng employer na kailangan ninyo, o may jeopardize yung operation namin, kailangan nyo talaga mag-OT? Wala silang option to say no?
Well, normally, ang talagang expected lang ay yung regular hours na 8 hours a day. Opo. Kaya lang may mga kontrata na yun mismo mga workers ang humihingi ng regular overtime. Yeah, so, yeah. Depende siguro kung mabigat ba yung trabaho o hindi mabigat yung trabaho. Pero yan, madalas naman, Jonas, napapag-usapan yan. Mm-mm. Kumbaga compensated pa rin naman po sila for the overtime work. Actually, they are paid the premium kapag ka nag-o-overtime sila. Mm-hmm. Okay. Lastly, labas ang paho ba kayo na-assign bukod sa Taiwan at Korea? Sa Japan po. Mm-hmm. So, nasa Japan ako nung magsara yung entertainment market. Kaya ang sabi ng mga nagbibirong tiga private sector, ay labat is developing a trend. So, pangatlo yung Taiwan, baka masara na naman daw ang market nila. Ganyan po ba? Eh, sabi ko, hindi ako nagsasara ng market ninyo, yung mga pagkakamali ninyo ang dahilan. Yeah. Mukhang saludo na ako sa iyo, ah. Ako din, labat ikaw na. Taas ikaw na. Labat, ito po, isa sa mahuling tanong namin. Kung kaya po mapipiliin sa choices ni Tita Lou, alin po ang sagot? 1, 2, 3, or 4? Hopefully. ang sagot ko sa kanya, none of the above. Neither. Okay. Kasi ako pag naniniwala ako, kung hindi tayo naniniwala sa mabuting pagbabago, hindi darating ang mabuting pagbabago. Positive. At yan ang hindi darating dahil wish lang natin. Mm-hmm. Kailangan nating may gawin at magtulong-tulong. Mm-hmm. Oo. Alam nyo, dami yun ang fans sa Taiwan. Ah. Pero ako din, Tito Lu, hindi, because we're talking to you, Labat, Conferido, ah. Pero kasi yung mga thoughts ninyo when you shared it to us, I mean, mm-hmm, nalalaman mong may sense, may pinanggagalingan, including yung value, yung Filipino values, yung hardworking values na incorporate nyo po lagi sa mga comments ninyo. And syempre, we commend you saka for that. Saka parang barkada na siya ng Radyo Pinoy Fans Club, di ba? Tuwa ako pag nagko-comment siya. Ay, pinapansin tayo nila. But, di ba, bongga? Di ba yun ang katungkulan namin, Lu? Oo nga. Ay, kasi ibang meet kong Philippine Ambassador. Papirma-pirma lang. Papirma-pirma lang. Ay, hindi na po pwede sa ating pamahalaan ngayon, palagay ko yung ganyang attitude. Ang dami ko pong na-meet, masyado silang sosyal, sa embassy, papirma-pirma lang, fine dining. Kaya hindi ako nakakikipagkita kasi ang tagal ng kwento. Yung labor attaché kasi, ang sinasabi nga namin, hindi naman kami organic diplomats. Di ba? Kami mga laborers. Okay. May tanong po dito. Din daw po bang may OWA office ay nasa MECO? Sino po daw ang kakausapin doon? Oh, yung OWA welfare officer po natin sa Taipei, si Evelyn Laranang, siya po yung deputy director ko for labor affairs. Kasi dalawa yung hat namin, labor representative ako at director of labor affairs ng MECO dahil wala nga po tayong diplomatic relations. Ano? Yun naman pong welfare officer at the same time, deputy director po yan ng labor affairs ng MECO. Tapos meron pa po tayong isang welfare officer, si Aniceta Diuna sa Kaohsiung. Darating na po yung bagong welfare officer naman sa Taichung, si Attorney Perez. At siya po ay tutulong sa amin para talagang seryosong tutukan at kombatin yung human trafficking dito sa Taiwan through labor exploitation. Labat, meron lang pong reaction dito ang isa nating kaibigan dyan, si Ate Pearlie Valuyot. Sabi niya, sa pagkakaalam ko po, Ate Lu, kaya po pinakamarami ang Indonesian kasi po nakakapuntas po sila dito ng walang gastos. At kapag nandito na mga agency dito ang kumikita ng malaki dahil po 15 months ang kalta sa placement fee nila. 5,000 lang po ang natitirang sahod yan nila. Yan po ang dating presidente ng Radyo Pinoy Fans Club na si Pearlie. Yan, to katutok. Nakita ko, Pearlie, yung example ng mga deduction nila. Malaki yung deduction nila sa first year. Mm-mm. Pero kung minsan, pag kinukumpare ko yung kanilang deduction at dun sa mga Pilipinong nakita ko, mas malaki pa yung take-home pay ng mga Indonesians. Okay. Actually, madali na malapitan si Labat, no? So, yung mga hindi nakapag-comment ngayon o hindi ko nabasa yung mga komentaryo, jamming na lang kayo ni Labat. Pero Labat, sa katunayan, Lu, itong ginagamit kong telepono pagtawag sa inyo, ito yung 24/7 hotline ng MECO Labor Center. Ay, sige po, i-announce nyo po yung number. Baka yung iba hindi pa alam. Oh, ito po, 0932
218-057. So kung nasa labas po kayo ng Taiwan, may plus 886-932-218-057. Oh, anytime po yan, kahit na madaling araw o hating gabi. Kaya lang po, sana kung hindi naman emergency, kailangan na lang po kayo tumawag, kailangan ko rin pong matulog. Kung minsan 3 o'clock in the morning, magtatanong lang ng address kung saan ang Meko. Experience ko po yan. Sa mga kababayan po natin dyan, pag hindi po urgent, huwag nyo na muna po, hintayin nyo naman po yung office hours. Oo, minsan may magtatanong sa akin, anong number ng OWA, NBI, PGH, naku ha? Dali-dali naman kaya i-Google yan? Diba? Yan ang maitutulong mo sa akin, Lug. Matuto silang gamitin nila yung kanilang computer literacy. Oo nga, kesa sa kung ano-ano nilalagay nyo dyan. Actually, ang Meko at OWA naman ay merong computer literacy program, di po ba, sa Taiwan? Oo. Dito nga, may libreng Skype pa kami pag Sunday para makausap nila ng libre at nakikita pa yung mga kamag-anak nila at kapamilya. Hindi ba ang tawag dyan, tulay project ng OWA, yes, Microsoft? Yes, yung Tulay Aral Computer Center. Mm-hmm. Open pa ho yan, ongoing pa rin, wala hong ano? Tuloy-tuloy po yan, wala po yung palya. Mm-hmm. Galing, okay. Naku, maraming salamat po, masyado na nang mahaba usapan natin, napot ng 30 minutes. Okay. Maraming salamat po at... Napaliwan na agad tayo ng gusto. Salamat din ng marami, sana tulungan ninyo kami to empower the workers, magamit yung karapatan nila ng tama, at magtagumpay sila sa kanilang pagtatrabaho rito sa Taiwan. Okay, yeah. Saludo po kami sa inyo, Labor Attaché Ray De Luz Conferido ng Taiwan. Mabuhay po kayo at magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga kababayan. Okay, bye. Bye. Okay, yan po si Labat, Ray De Luz Conferido ng Taiwan. Naka 30 minutes tayo. Ang ating oras, 10:14. Hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Tatlong... dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Kayo nakikinig dito pa rin sa gabay ng OFW International. Maraming salamat sa Radyo Pinoy Fans Club. Hindi ko nabasa yung iba. Babasahin natin mamaya mga pangalan na nag-comment. Makalipas ang ilang paalala, huwag kayong aalis.